Ayun na nga, guys. Siyempre, ako naman ay nagutom at siyempre, ako yung magluluto. So, yung natin akong pork chop, isasahog ko sa kinambular na vegetable na may ampalaya at kangkong. Siyempre, kahit papaano, kailangan mo dibiskarte para tipid-tipid ang ulam. Yun na nga, guys. Nagpainit na ako ng kawali para sa pag-isa ng bawang, sibuyas at kamatis. Ayun nga pala guys, yung pinaglutuan ko nung gabi ng mantika, sayang kasi para masarap pa rin ba. Tipid-tipid ba, yun lang yun, ganon. So ayun na nga guys, inano ko na ang bawang at syempre isusunod ko naman ang walang iba kundi sibuyas, ganon. Tapos syempre pagkatapos ng sibuyas na yan, ilalagay ko naman ang kamatis para naman bonggang-bongga at may kulay. Yun. Ayan nga guys, inalo-halo ko na siya. Actually, hindi ko alam kung anong luto to pero mukha naman siya masarap at pang Pinoy talaga ang panglasa. So ayun na nga guys, dinurug-durug ko na yung kamatis tapos ilalagay ko na dyan ang pork chop ng aking ginawa kahapon. Ayan. Parang napakasarap, diba? Inalo-halo mo siya, nagkaroon siya ng lasa. Ganun ang dapat na gawin para magtipid. Ganun. Tapos ilalagay mo na dyan ang ampalaya, syempre. Ayan. So, konting ampalaya lang. Ang ampalaya kasi yung istib lang dapat. Pero yan ay luluto ko. Pero hindi siya mapait, in fairness, masarap. At syempre, nilagay ko na rin ang kangkong. Ayan. Ang kangkong madali rin maluto yan. Pero super luto pa rin ako kasi nga, syempre, ayoko naman pag sumiko ay may kangkong. Ayan guys, nakita nyo naman, napakasarap. Bonggang-bongga at ang palaya with kangkong and natirang ulam. Love, love, love.